araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Tunghayan natin ang 18th kabanata sa ating kwento. Dito, malalaman natin ang buong kwento ng kabataan at buhay ni Jacob. Umiiyak si Samantha na lalapitan sana si Jacob para yakapin ng mahigpit. Pero umalis si Jacob sa Teresa at may daladalang alak nang bumalik. Gusto mo pa bang marinig ang lahat ng nangyari? Tanong ni Jacob. Oo, sagot naman ni Samantha. Pagkapanganak, iniwan nila ako sa loob ng kumbento. Ibinibigay lahat ng pangangailangan ng isang bata para mabuhay. Pinag-aral, hanggang doon lang ang ginawa nila para hindi sila makonsensya. Mabuti pa ang mga hayop, pagkapanganak, inaalagaan ng mga magulang. Ang mga magulang ko, hindi nila ginawa kahit kailan. Hindi man lang nila naisipan na bigyan ng pangalan ang batang isinilang. Si Father Boyet ang nagbigay ng pangalan ko. Ang apelyido ko, nalimot lang kung saan para lang magkaroon ako ng identity. Hindi pa doon natatapos ang kalupitan nila sa akin, ang kanilang pagiging sakim. Iniwan nila ako sa bahay ampunan, pero walang pwedeng umampun sa akin para magkaroon ako ng sariling pamilya. Bakit? Nalilitong tanong ni Samantha. Masyado silang makasarili. Alam mo bang ang bawat bata sa bahay ampunan ay walang ibang dasal kundi magkaroon ng sariling pamilya, magkaroon ng sariling ina at ama. Hindi ako naiiba sa mga bata sa ampunan. Gusto kong magkaroon ng ina at ama. Naiinggit ako sa mga bata sa ampunan na sinusundo na ng mga nag-ampon sa kanila. Sa tuwing maiiwan ako, I feel rejected, unwanted. Lagi kong tanong sa sarili ko, bakit walang gustong umampon sa akin? Nagtanong na rin ako sa mga madre, bakit walang gustong umampon sa akin? Nagpapakabait naman ako. God, kung alam mo lang ang ginagawa ko tuwing may mag-asawa na dumarating doon at nagtitingin ng batang kanilang maaampon, lagi akong nakangiti, nagpapakute para lang magustuhan ako. Isang araw, sinundo na si Anthony ng magiging mommy at daddy niya at dadalhin na siya sa Amerika. Si Anthony ang best friend ko sa ampunan. Iyak ako ng iyak. I feel so alone. Noon ko nalaman galing kay Sister Margaret na walang pwedeng umampon sa akin. Kasi, special ako. Sa aking batang isipan, hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin. Sabi ni Sister, si Father Boyet daw ang may alam ng lahat. Nagtanong ako kay Padre, madaming sinabi si Father Boyet. Hindi ko naman maintindihan. Sabi niya, sa tamang panahon daw maiintindihan ko rin ang lahat. Kailangan kong maniwala sa kanila kasi hindi ko naman sila mapipilit. May program sa bahay ampunan taon-taon. Tuwing Pasko, siguro naririnig mo iyon sa TV. Share your love, adopt a child for Christmas. Lahat ng bata, may pamilyang nakasama, ako lang ang natira. Naiwan kasama ng mga madre. Nalaman ko kay Padre Boyet na isa iyon sa kondisyon nila sa pag-iwan nila sa akin sa bahay ampunan. Hindi ako pwedeng ipaampon o lumabas sa bahay ampunan hanggang wala ako sa wastong edad. Hindi ko matanggap ang paliwanag na iyon, pero wala akong magawa. May mga panahon na gusto ko nang magrebelde, magwala. Ngunit sa matiyag ang pagsusubaybay sa akin ni na Sister Margaret at Sister Teresa, natuto akong huwag panaikin ng galit. Sila ang mga taong nagbigay sa akin ng unconditional love. Pero ang nalaman ko ang katotohanan, naggalit ako sa kanila. Nagpagamit sila, ginamit nila ako, yun ang nararamdaman ko. Kailan mo nalaman ang lahat? When I was 18. You started your own business at 18? Oo. Binigyan kami ni Father Boyet ng puhunan para makapagsimula. Kumikita na ako. Kaya ko ng buhayin ng sarili ko. Umalis ako sa bahay ampunan at sa shop na ako tumira. Tuluyan na ako nagpaalam kay Padre. Pero bago ako umalis, nakiusap ako sa kanya na malaman ko ang tunay kong pagkatao. Noon niya ipinagtapat sa akin ang lahat. I cried that day. Itaninong ko sa kanya kung sino ang mga magulang ko, pero ayaw niyang sabihin kasi nagbitiw siya ng pangako.
itinanong ko kung may alam sina sister, hindi rin siya sumagot. Pinuntahan ko si Sister Margaret sa Tagaytay. Sinabi ko na ipinagtapat na ni Padre ang lahat. Sinabi ko rin na hindi sinabi sa akin kung sino ang mga magulang ko. Kaya tinanong ko si Sister Margaret kung pinasumpa din ba siya. Kaya nang sinabi niya na hindi, pinilit ko siyang ipagtapat sa akin ang lahat. Sabi niya, hayaan ko na lamang daw ang nakaraan at ipagpatuloy ang buhay ko. Sabi ko sa kanya, hindi ako titigil hanggang di ko nalalaman ang katotohanan. To cut the story short, sinabi din ni Sister ang lahat sa akin. Ngunit ang aking ina lamang ang kilala niya. Wala silang alam tungkol sa aking ama. Hindi nila tinanong ang aking ina. Hindi rin naman ito nagkwento tungkol sa aking ama. Pagkagaling ko sa Tagaytay, pinuntahan ko ang aking ina. Gusto ko siyang harapin at sumbatan. Alam mo, hindi man lang ako pinapasok sa gate ng subdivision, hindi ako pinapasok ng gwardya. Tumawa si Jacob ng pagak. They were unreachable. Isinumpa ko sa aking sarili na darating ang araw, magkikita din kami at titiyakin kong nasa akin ang huling halakhak. Nag-working student ako at talaga namang kinasihan ako ng swerte. And the rest is history. Nakaharap mo na ba ang mga magulang mo? Hindi kailanman sila naging magulang sa akin. Isa lamang akong pagkakamali na nangyari sa buhay nila. Yes, marami ng beses kami nagkaharap. Kilala ba nila kung sino ikaw? Ang babaeng nagsilang sa akin? Oo. Sa isang party kami unang nagkita. Hindi ko mapigilan ang aking sarili. Lagi ko siyang tinitingnan. Napakaganda niya. Kinausap ko ang kaibigan ko na ipakilala ako sa kanya. Kinausap niya ako at tinanong kung nagkita na daw ba kami. Sabi ko, siguro binanggit ko ang pangalan ni Father Boyet. Hindi niya malaman ang gagawin, pero napakadali niya nakabawi. Hindi nagtagal ay nagpaalam na siya at umalis. Hindi ko inasahan. Nakatanggap ako ng tawag galing sa kanya. Gusto raw niya ako makausap. Nagkita kami sa isang lugar na akala mo ay kriminal ang katatagpuin. Sobrang takot niya na may makakakita sa kanya. Akala ko hihingi siya ng tawad kapag nagkita kami. Hindi man lang niya ako pinagsalita. Sinabi niya sa akin na ayaw niya ng gulo at ng pamilya niya, na lumayo ako sa buhay nila. Akala ko masakit na ang ginawa nilang pagtapon sa akin sa bahay ampunan. Mas masakit pala yung harap-harapan kang tanggihan, isang palsa mukha mo na panggulo ka at problema sa buhay nila. And your father? Wala ring alam si Padre sa aking ama. Itinanong ko sa aking ina kung sino ang aking ama. Ayaw niyang sabihin sa akin nung una, pero tinakot ko siya na kung gusto niya ako manahimik, sasabihin niya kung sino ang aking ama. Kaya wala siyang nagawa, sinabi niya sa akin na walang alam ang aking ama, na hindi nila ipinalam ang tungkol sa akin. Nang magkita kayo ng iyong ama sa unang pagkakataon, anong ginawa mo? Nagtanong siya sa akin kung magkamag-anak daw ba kami. Ngumiti lamang ako. Biniro siya ng mga kaibigan niya na baka daw anak ako sa labas kasi nga playboy ang aking ama kahit may edad na. Nagtanong naman siya kung sino ang aking ina. Halata naman na madami siyang nakarelasyon. Hindi siya sigurado kung sino-sino ang mga naanakan niya. Nag-imbento ako ng pangalan. Ayoko munang malaman niya kung sino ako. Nasasaktan si Samantha sa mga pinagdaanan ni Jacob. Kaya nilapitan niya ito at mahigpit na niyakap. Galit ako sa kanila, Samantha, sa ginawa nila sa akin. Buong suklam na sabi ni Jacob. Maging si Samantha ay umiyak na rin. Naawa siya sa batang Jacob, sa kanyang asawa na punong-puno ng galit sa dibdib. Sino sila? Tanong ni Samantha. Kilala mo sila. Laging laman ng balita. Sina Lorna Gutierrez at Arnold Untalan. Hindi makapaniwala si Samantha. Si Lorna Gutierrez ay isa sa mga pilantropong namumuno sa pangangalap ng tulong para sa biktima ng kalamidad. Si Arnold Untalan ang bagong may-ari ng isang TV network. Sila ang mga magulang mo? Biological parents. Kahit kailan hindi sila naging magulang sa akin. Makalipas ang isang linggo, tumawag si Sister Teresa at ibinalitang pumanaw na si Sister Margaret. Dumalo sila sa libing. Maagang ginising ni Jacob si Samantha. Saan ba tayo pupunta? Punta tayo sa San Pablo, may ipapakita ako sa iyo, sabi ni Jacob. Ano yun?
maghintay ka na lang, tiyak matutuwa ka. Dahil maaga pa sila, hindi sila inabot ng traffic at maaga silang nakadating sa San Pablo. Inihinto ni Jacob ang sasakyan sa tapat ng gate na kahoy. Binuksan ni Jacob ang gate at ipinapasok ang sasakyan. Tanaw nila ang malaking bahay. Yari sa kahoy ang dingding ng ikalawang palapag ng bahay, bricks ang bubong. Natatanaw ang kumikislap na tubig ng Sampaloc Lake. Ilog ba yon? Hindi, iyon ang Sampaloc Lake. Nagustuhan ni Samantha ang paligid ng bahay. Napakaganda ng lugar, parang sa postcard lang niya nakikita. Tuwang-tuwa na bumaba siya sa sasakyan. Isang malaking aso ang sumalubong sa kanya. Napasigaw siya sa takot. Kali! Sigaw ni Jacob at dinamba ito ng aso at pinaghahalikan sa muka. Nakahinga siya ng muluwag. Sweetheart, mabait si Kali, halika. Natatakot ako, sobrang laki niya. Saint Bernard ang lahi niya. Nakakatakot lang tumahol pero hindi naman nangangagat. Halika, hayaan mong halikan ka niya sa kamay. He's yours forever. Dahang-dahang inilapit ni Samantha ang kanyang kamay at nawala na ang takot niya sa aso. Lumibot muna sila sa bakuran bago pumasok sa loob ng bahay. Nagustuhan niya ang ayos ng bahay. Napakaganda ng kusina at mamahali ng mga gamit. Pumanhik naman sila sa itaas. May 5 kwarto. Pero ang pinakagusto niya ay ang master's bedroom. The house was built with a family in mind. Nagustuhan mo ba? I love it. I could stay here forever. Then it's yours. Pwede na tayong lumipat dito. Pero pagkapanganak mo na at medyo malayo sa ospital. Pero pwede naman tayong pumunta dito every weekend. Kailan mo ipinagawa ang bahay na ito? 3 years ago. Inunti-unti ko ang pagpapagawa. Gusto ko kasi ako ang tatapos. Kapag may free time ako, andito ako. I did most of the carpentry works. Pero nung ikinasal tayo, ipinamadali ko na ang pagpapatapos. Gusto ko, dito lumaki ang ating anak. Maluwag na bakuran, malawak ang tatakbuhan. Bakit ang laki ng ipinatayo mong bahay? Magtatayo rin lang ako ng bahay, edi yung malaki na. Buong weekend na andoon ang mag-asawa. Pero kailangan na nilang bumalik ng Linggo ng hapon kasi may trabaho na ulit na naghihintay. Dito na lang ako please. Pero ayaw pumayag ni Jacob. Paano kung may mangyari sa'yo? Wala kang kasama. Hindi rin ako mapapalagay. Babalik na lang tayo dito next week. Natutuwa si Samantha sa pag-aalala na ibinigay ni Jacob. He was really beginning to care. Ngayong alam na ni Samantha ang nangyari sa buhay ni Jacob, nakita niya na rin ang bahay nila sa San Pablo at nakaramdam na rin siya ng busilak na pagmamahal ni Jacob. Ano kaya ang sunod na mangyayari? Abangan.